Yan, hello! Magandang tanghali sa ating mga ka-MUG at sa ating mga kabatas at syempre sa ating mga ka-UB. Attorney Clear, salamat po sa ano, mamaya. Sana hindi na makalimutan. thank you po. And ito, dahil sa isang, dahil may mga nagko-comment dun sa ating post, no? Dun sa ating content hall nga dito, no? Sa nabastos daw uno si uno si Senator Bato sa ginawang pag-walk out ni sa ni Serafi Senator Tulfo, and ako sa tingin ko nabastos din naman talaga siya, ano po, talagang nabastos talaga siya, though sinasabi ni Rafi Tulfo na binabastos daw ang Senado nitong mga pulis. Ginagawang katawa-tawa. Well, anong ginawa niya? Di ba isang malaking kabastusan? Nataliguran mo yung hearing, which is trabaho mo yan. Dinabayaran ka namin dahil dyan. Tapos iiwanan mo yung trabaho mo. Tama. Tama naman, di ba? Yung sinabi ni attorney. Kaya tayo nagbabayad ng tax para pasahuran tong mga to eh. Tapos yung trabaho niya, basta lang iiwan. Diba? Dahil lang hindi masunod yung gusto niya. Diba? So, yun. Ito po ay na-feature na rin ni, ano, no? Ni Direk Freddy sa mga Tulfonatics na hindi pa napanood, no? Si Direk Freddy po ay kinontent na to kagabi. And kanina nga, si Pops Chanwin, si Attorney Pops Chanwin, attorney na yan, malapit na. Eh, kinontent na rin kanina and na-feature po po tayo doon, no? Na-flash po yung ating content doon. Pops, salamat ah. So ayun, ano nangyari kay Senator Bato? Okay na sana Senator eh. Tuntuwa na ako eh. Maraming natuwa eh. Lalong-lalo yung mga kabatas. Dahil sa pangalawang pagkakataon, dahil nung unang nakaano, si Senator Villar saka si Pia Cayetano, medyo nakasagutan ni Rafi Tulfo. And pangatlo, ikaw. Pinakita mo, nung malis si Rafi Tulfo dyan, nung nag-walk out, pinakita mo sa taong bayan, pinakita mo sa mga pulis na may mali sa ginawa ni Rafi Tulfo. Ano? At pinakita mo na na-offend ka. Pero eventually, ano nangyari? Nawala ba ang balls, Senator Bato? Nawala ang balls dahil next year, election na? Sayang, Senator. Natatakot ka ba sa mga Tulfonatics na tatanga-tanga? Natatakot ka na hindi ka nila iboto? Diba? Dapat may prinsipyo tayo, Senator Bato. Matalo-manalo, at least yung prinsipyo mo nandyan. Diba? Ipakita mo na sinasabi mo na kahit na anong warfare ang gusto, that is physicality, pero dapat in any battles, lalong-lalo yung pakikipaglaban mo para sa bayan. Diba? Yung pakikipaglaban mo sa mga resource person dyan sa Senado na binabastos ni Rafi Tulfo. Diba? Mas maganda yon. Mas magandang iwan mong legacy 'yon. Hindi ka namin makakalimutan sa mga ganong ginawa mo sa Senado. 'Di ba? But anyway, no. Mga ka-MUG, panoorin muna natin 'to. Ito yung nag-walk out si Rafi Tulfo. Sabi mo walang warrant. Sir, based dun sa report, sir, pagbabalidate na sila, ang warrant of arrest is nasa warrant officer, sir, si, ano, which is not part of the validating team. Wait, ulitin natin. Sandali, hindi, I'm not talking to you, sir, Colonel. Kaya nga, di ba, yes, well, English, they were serving the warrant. Saan ang warrant nyo at the time? Bakit hindi kayo nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi... So, ito, ganito, no? Kasi kaya malabo kasi, no? Ayon nga kay Pop Shanwin. Malabo kasi
pag si Rabbit Dolfo nagtatanong, hindi niya binibigyan ng chance na maipaliwanag ng mga pulis na ang diretso yung kanilang ano, yung kanilang aside. Kaya ang gulo eh. Kaya naguguluhan siya. So nung umalis siya dito, mapapansin niyo no? Ako hindi ko rin napansin eh. Na ano ko lang din kanina kay ano kay Pop Shanwin eh. Galing talaga to si Pops eh. Dito, nung pag-alis ni Rabbit Dolfo, magiging malinaw. 'Di ba? Na iba yung magse-serve ng warrant, iba yung nagso-surveillance. So, diyan panoorin natin. O magse-serve po kami ng warrant o arrest. Kaya nga, paano kayo magse-serve kung walang warrant? So dala-dala yung warrant. Dala po namin yung. Bakit sabi mo na walang warrant? Pa-validate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali, sandali. Mr. Chair. Bakit mo sinabi na walang warrant? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita po. Kasi kung hinayaan niya magtanong si, ano, si Senator, tu, ah, Senator Bato, magkakaroon ng linaw sana eh. Kaso nag-walk out siya eh. Di ba? Di ba? Or naramdaman niya na mapapahiya lang siya. Kaya siya nag-walk out. Tuloy. Na parang itong mga pulis pinagluloko, I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Sabi mo walang warrant. Sir, based dun sa report, sir, pagbabalidate na sila, ang warrant of arrest is nasa warrant officer, sir, si, ano, which is not part of the validating team. Yun nga, dapat pinaintindi nyo kasi ni Tortolpo, nang may hawak ng warrant. Eh kasi nga, Senator Bato, ayaw nga silang pagsalitain. Diba? Warrant officer. Sila, di, intelligence officer, nagsusurveillance sila kung nandoon yung subject. Diba? Yes, sir. Kasi pag-serve ng warrant, yan ang magsiserve ng warrant. Yun! Yun sana kasi, Senator Tulfo, ang ginawa mo. Diba? Malino ngayon. Yung mga pulis na nandito naka-uniform, sila ang magsaserve ng waran. Yung mga ito, sila yung sa surveillance. Okay? Wala eh, nag-walk out kay. Di ba? Nag-walk out ka kasi. Tuloy natin. Yes, Your Honor. Naintindihan ko kayo. Naintindihan ko kayo. Yung procedure na yan, ginagawa ko. So dito, makikita ninyo kung gaano... kung gaano mararamdaman natin yung galit dito ni ano ni yung I mean kung paano nabasto si ano si Senator Bato no sa kanya base sa kanyang pagsasalita rito. So yan, pakinggan natin. Yan nung panahon ko. Ganun man talaga, magsiserve ka ng war. Alaga naman magsusurveillance na kayo ni Porme. Wala, bug na kayo. Layas na yung subject niyo kung nakayo ni Porme. Ganun lang yun. That's the one. Nahirap yung takwa. Now, the worst thing na sabihin sa akin, binibibaby ko kayo. Kaya hindi ko matanggap-tanggap yan. Na binibibaby. What's the use of me being the chairman of this committee kung ibibaby ko kayo? For the record, wala naman sigurong makapagsabi dyan na sinong pinakamaraming na-contempt na pulis dito sa Senado? Ha? Kaninong committee, pinakamaraming na-contempt na pulis at saka mga witnesses? Ako. Kaya wala akong pakialam kung sino kayo, kung dati ko kayong tao, basta kamali kayo, mamalasing kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ako papayag na wawalang hiyain kayo. Di ba? Fair lang tayo dito. Fair. Ayaw ko sabihin, porque na kaya dati akong pulis, bibibihin ko kayo? No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na pulis dito sa Senado. Ako pinakamaraming. Pero record shows also, kapag nakita ko na ang pulis ay totoo ang sinasabi, ay, by all means, ipinsahan ko rin yung pulis. Di ba? Bakit naman na wawalang hiyain yung pulis kung dapat, hindi dapat wawalang hiyain. Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong pinapaboran dito. The most
insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, walk outan ka. Di? Yun yung talaga nabasto siya. Anyway, that's his prerogative. Ayaw na niyang makinig. Hearing. Yan na yan. Ako lang wala. I'm trying to be fair here. Wala akong, wala akong bias dito. Kahit na sabihin nyo, dati akong chief PNP. Ang dami ng pulis minala sa akin. Walang fair lang ako. Ayaw ko lang rin na masyadong kinakawawa yung pulis na dapat hindi naman kakawain. Kakawawain. Respetuhin lang na rin natin dahil ano yung right ng mga complainant sa civilian, ganun din ang right ng mga pulis. Yes. Ano yung rights ng nirereklamo or dinimanda at saka yung complainant, parehas lang. Pero kay Rapitul po kasi hindi. Lamang agad yung nagrereklamo. Even sa RTIA, halataan naman eh. Kung sino yung unang nagreklamo, yun na yung ano, tama. Diba? Kaya lang tayo. Yun lang sa akin. Ayaw kong ma-accuse ako na binibaby ko kayo. Never. Never in my pagiging chief PNP. Mayroon na magsalita dito. Everything is recorded. If you know me, you will realize. Para sa inyo, nakakilala sa akin. If you know me, you will really know me. Hindi ko lang matanggap-tanggap for the record. Na kayo ay pinagmumura dito. Ha? Ayaw na ayaw ko mumurahin yung taong naka-uniforme. Mumurahin, walang hiyain. Yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Dapat kayo murahin doon sa labas. Huwag. Nga, di ba? Laging minumura eh. Nung nag-walkout eh. Nasasaktan pala si, ano doon, si Senator Baton. Ilang niya nailabas? Dito sa hearing. Kasi alam ko, ano kahirap maging pulis. Ha? Alam ko. Labas mo pa lang dyan sa pintuan ng bahay mo. Hindi mo na alam kung magkakabalik ka ng buhay mga anak mo kahapon. Kaya dapat respetuhin natin yung pagiging pulis. At doon naman sa mga abusadong pulis, dapat talaga may kalalagyan kayo yung mga abusadong pulis. Dahil niyurakan ninyo yung uniforme, yung pads na suot-suot ninyo. Yung dapat, di kayo dapat magiging pulis. Oh my God, sabi ko sa inyo, I am your number one enemy. Masama kayong pulis. Hanggat saan tayo aabot, at matanda na ako, hindi ko kayo atrasan sa anong gira gusto ninyo. Anong warfare gusto ninyong lalaban sa akin, hindi ko kayo atrasan kung siraulo kayong pulis. So kayo matinong pulis at pinakawawa. Oh my God, I will offer my life to you. Ganun ako kasing tao. So yun, diba nakita naman natin, naramdaman natin kung siguro galit, nagalit si Senator Bato. But meanwhile, ano rin naman natin to? Personal hong nag-sorry at nagpakumbaba. Yun lang. Nag-sorry, nagpakumbaba. Okay? Tuloy natin. Si Senador Ronald Bato de la Rosa kay Senador Raffy Tulfo para umano maiwasan ang anumang di pagkakaintindihan sa kapwa senador. Di matapos aminin ni Senador de la Rosa na nainsulto siya kapag walkout ni Tulfo
nang mainis sa umano'y pagsisinungaling ng mga pulis ng Pandi, Bulacan na umaresto sa sibilyan na walang arrest warrant. Kunin natin ang detalye mula kay Mean Cordero Live. Mean! Wedge walang balak si Senador Ronald Bato de la Rosa na baguhin ang proseso ng kanyang ginagawang mga committee hearings. Yan ay kahit nag-walkout kahapon si Senador Rafi Tulfo dahil nainis ito sa umano'y malamiyang pagtrato ni de la Rosa sa mga nagsisinungaling na resource person sa mga investigasyon. Nagsisinungaling. Yun kasi yung term agad ni Rafi Tulfo. Nagsisinungaling. Parang sure na sure siya nagsisinungaling na talaga. Which is, hindi pa naman dapat na ano. Pag naguhusga agad eh, di ba? Hindi man natin alam kung totoo yung sinasabi or hindi. Nauna, wala naman siya dun sa ano, pinangyarihan. Sa mga pangyayari dun sa sinasabing pinasok nga doon yung bahay. Samantalang sinasabi nyo sa pulis na wala man, hindi naman doon pinasok. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. May mawawala ba? May mawawala ba sa akin kung magpapakumbaba ako? Matapos amining na insulto sa pag-walkout ni Senador Rafi Tulfo sa pagdinig ng Senado kahapon, sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na nagkaayos na sila ng kapwa senador. Sabi ni de la Rosa, siya ang personal na Well, for me, at sa mga ibang nag-reactor, no? Lumalabas na merong nawala. Kasi hindi naman ikaw yung nabastos dito eh. Ikaw yung nabastos dito eh. Di ba? Bakit ikaw magsasorry? Maliban na lang kung nawala talaga yung balls mo kasi mag-election next year at di ba? Second term mo. Yun, Senator Bato. Di ba? At tulad niya, nawala yung bilib namin sa'yo. May nawala sa'yo. Sorry kay. Dapat yan ang magsasorry. Tumapit at nag-sorry kay Tulfo. Ayaw kong mag-aaway kami. Siyempre, kaya ako nag-reach out sa kanya, ako pa nag-sorry, dahil nga, 24 lang kami senador dito, nakikita kami araw-araw, hindi maganda na merong bad blood between us, kaya nag-reach out ako. Hindi maganda yung hindi din nagkakatinginan ay to ay. Ipiniliwanag anya ni Tulfo na nag-walkout ito dahil nagalit sa mga pulis na nagsisinungaling sa mga investigasyon. Nauna nang sinabi ni Tulfo na binibaby umano ang mga pulis kahit malinaw na nagsisinungaling sa pagdinig. Hindi naman ng reason nagsisinungaling eh. Hindi lang niya makuha yung gusto niyang sagot ng mga pulis. Diba? Yun na malinaw dyan. Hindi dahil nagsisinungaling. Hindi naman natin alam kung nagsisinungaling nga eh. Dahil wala pa naman napapatunayan eh. Kasi nga, binabarabara niya eh. Diba? Ang tinutukoy ng senador ay mga tauhan ng Pandi, Bulacan PNP na nagsilbi at umaresto sa isang sibilyan na si Rodelio Vicente gayong walang anumang kaso o warrant of arrest laban dito. Depensa naman ni De La Rosa, hindi niya kinukunsa. Merong warrant, di lang niya naintindihan. Hindi ang mga pulis. Katunayan kung pagbabatayan anyang records ng Senado, siya ang nagpataw ng maraming contempt at nagpakulong sa mga pulis dahil sa pag-iwas na sumagot at pagsisinungaling sa mga isyong iniimbestigahan ng kanyang komite. Pero sana raw hindi na nag-walkout si Tulfo at kinausap na lamang siya para masuspende ang hearing. Ako nagka-protesto. At ako humingi ng paumanhin. Nag-sorry ako na sorry kung hindi mo nagustuhan yung pagpapatakbo ko sa committee hearing natin. Sana huwag ka magtampo kagad. Sana magtampo. At sana nagwan ka muna. Humingi ka ng 1 minute sa suspension at kinausap ako, mag-usap tayo para kung anong how you want this to go yung investigation. Pagtiyak naman ni De La Rosa. So ito, opinion ko lang po. Hindi ko alam kung mababaw to, malalim, wala lang pakialam. Nag-sorry siya doon sa proseso ng ano ng hearing. 'Di ba? Hindi siya nag-sorry dahil sa mga sinabi niya na nabastos siya na minumura-mura na 'di ba? Hindi siya nag-sorry patungkol pero hindi natin alam kasi wala naman siyang binanggit.
at hindi naman natin narinig yung pag-uusap nilang dalawa. Basta dito, ang binroadcast lang niya is nag-sorry siya kung hindi nagustuhan ni Rabbi Tulfo yung proseso ng hearing. Diba? Pero anyway, baka kasama na rin yung mga sinabi niya sa pagsasorry niya. Diba? Hindi niya babaguhin ang proseso ng pagdinig dahil may karapatan pa rin ang sino mang inaakusahan na mabigyan ng due process. I don't have to anyone's desire yung hearing. Basta ang objective ko lang pag nagandak ako ng hearing to be fair and just to everyone. Yun lang akin. Mintay ko yan. So, ayun, di ba, mga MUG? Pero, siyempre, sabi niya, may mawawala ba? Meron. Di ba? Kasi, ikaw yung nabastos eh. So, why sorry? Yung nambastos dapat ang magsusorry. Hindi ikaw. Ngayon, yung sinasabi mo na magkaalitan kayo, wala namang personalan dapat. Sabi nga ni attorney, issue, hindi tao. Eh, ang problema, hindi ko alam sa inyo kung ano yung kinakatakot mo. Ha? Ako, hindi ko alam, ha? Pero, ha? Kahit naman sino napapansin, takot kayo kay Rabbi Tulfo. Akala ko nga, may yag balls ka na, eh. Akala ko may balls ka na para kontrahin si Tulfo sa mga mali niya, eh. So, ikaw na yung binasos, ikaw pa nag-sorry. So, yan lang naman, opinion ko lang yan, Senator Bato. Nakakawala ng I mean, di ba? Bilib na sana eh. Bilib na sana ako sa iyo eh. Marami nang bumilib sa iyo eh. Actually, sa comment section dun sa post ko, daming pumupuri sa iyo. Di ba? Pero anyway, binibigyan pa rin kita ng tawag dito. Benefit of the doubt. Kasi nga, sabi mo, nag-sorry ka dahil hindi nagustuhan ni Rabbi Tulfo yung proseso. Pero anyway, wala naman siyang pakialam dahil ikaw ang chairman dyan eh. Kung ano yung proseso paano yung flow, yung proseso nung hearing mo, wala na siyang pakialam dun. Ikaw yung chairman eh. So still, hindi ka dapat magsusorry. Diba? Kumbaga, oo, yan eh, siya nagpasok niyang case na yan. Actually, ubos, sayang oras, sayang pera lang dyan eh. Wala namang aking gagawing batas dyan eh. Dahil yung kaso na yan, galing yan sa RTIA. O kaya lahat ng video na pinapakita ni Rabbi Tulfo dyan, galing sa RTIA. Diba? Kayo kasi payag kayo ng payag. Oo lang kayo ng oo kay Rabbi Tulfo. Wala kayong balls para kontrahin ito. Huwag kayong matakot sa mga tulponatics na mga tatanga-tanga. Diba? Panindigan yung prinsipyo nyo. Paglingkod kayo para sa amin dahil kami nagpapasahod sa inyo. Diba? Ayan, nasermon ng tuloy kita. Sorry. Pero, well, sinasabi ko lang naman kung ano opinion ko rito sa ginawa mo. Diba? Tapang-tapangan ka lang ba? Oo, siguro sa battlefield, sa gera, matapang ka. Pero yung prinsipyo mo, parang wala kang tapang ipaglaban. Diba? Wala kang lakas ng loob para ipaglaban kung ano yung tama dyan sa mga hearing. Ikaw ang chairman dyan eh. Tama si Pop Shanwin. Ikaw ang chairman. Walang pakialam ang kahit na sino dyan. Diba? Yun lang mga KMUG. Mga kabatas at syempre sa ating mga ka-UB, Attorney Claire, salamat po ulit. Mamaya po. And yun, huwag natin kalimutan na isa lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat.